lagi magwalis pagka umaga, pagkagising, pagkakain ng almusal, pagka linis na ng bahay, ano, bago maglaba. Nag-ano po kasi ako, kakatapos ko lang din po mag-module. Ah, nag-module ka, bakit? Nag-a-ice po. Ah, nag-a-ice ka? Oh, very good, very good. Tapos ka ba ng elementary? Opo, high school po. Tapos ka ng elementary? Opo. So gusto mo makatapos ng high school? Opo. Kaya nagpasok ka ng TESDA? Ah, ng ALS. Kaya tama po yun. Po. Ha? Kaya po ako nagpupursige po. Kaya gusto mo mag-aral? Kaya po sa kinabukasan po ng anak ko. Very good, very good yan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto wala ko. Wala po ako material na maibigay kahit yun lang po maano. Oh, very good. Good afternoon, isang makulimlim na hapon mga ka-KSP, katuwang sa paglingap. Ngayong hapon, ang pupuntahan naman natin si Mary Rose, yung mag-iina. Update natin yung ating mga viewers, especially sponsors doon sa mag-iina. May dala kami dito yung mga lalagyan nila ng pagkain, ulam, para hindi napapakialaman ng pusa o kaya ay ng ano pa man, no? Pinabibigay ito ni Ma'am Afe, yung ninang ng bayan, kung tagurian po namin sa aming munting channel. And bukas, pagka maganda na po ang panahon, medyo tulad po nito, wala namang ulan, walang init, makulimlim lang, no? Parang laging nagbabadyang papatak ang ulan, pero ala naman. Maganda ganitong panahon, no? Maganda ganitong panahon kumpara doon sa mga una, bago magpasko, kahapon, sobrang ulan. Eh, ngayon eh maganda, makulimlim lang, no? And bukas kapag ganito pa rin, sabi ni Mark, napag-usapan namin kanina, bibili na siya ng materials para doon sa gagawing papag ni nung mag-iina. Bigay naman 'yon ni Ma'am Verna Mandukduk, no, ng Italy, no? Thank you Ma'am Verna ng Italy. Yung gagawa po nun si Mark na para makatipid, hindi na po magbabayad sa karpintero o sa labor, materialis na lang po ang bibilhin. Si Mark naman eh, sabi niya kaya niyang gumawa at nakagawa naman na siya ng ganun, no, nung siya po ay nasa Maynila pa, sabi niya. So bukas bibili po siya ng materialis, gagawin niya, and then di-deliver po nila dito kay Mary Rose dun sa mag-iina. Yari na po yung papag nung mag-iina. Medyo mababa lang ho kasi takot si Mary Rose kasi nung minsan po may papag daw sila. Ilang beses po yung nahulog sa papag yung anak niya. E natatakot siya, baka nga naman mabali, ano, mapilayan yung bata. So ganun. So tara, puntahan natin. And please subscribe naman po yung aming YouTube channel, ang KSP TV. Sama niyo na po yung Manoy Efren at Bicolanong Vloggers, no? Sina Mark and JM, nandun po sila. And ako po dito sa KSP TV, ganun din. Paki-subscribe naman po and paki-click po nung notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga upload videos sa aming YouTube channel. Para araw-araw, lagi po namin kayong kasama sa aming misyon ng pagtulong sa mga kababayan po natin, sa mga pamilyang naghihirap dito po sa amin, sa lugar namin sa Bicol, sa Daet, Camarines Norte. Tara! Oh. Hello. Oh. Madumi dito sa bakuran ni Mary Rose, parang hindi nagwawali si Mary Rose ng bakuran, oh. Oh. Kumusta kayo? Ang dumi-dumi ng harapan niyo ng bakuran niyo. Tinambak ko po diyan kasi parang howler ko na lang. Oh, ang dumi-dumi. Wala, oh, meron ka namang walis, oh. Bakit hindi ka makapagwalis? Ha? Malinis kay, okay. Okay, di sige. Wala na yung mga halaman mo dito. Maganda yung may halaman sa palibot ng bahay, di ba? Sabi ko sa iyo, di ba? Oh, ha? Ng baka. Napasok sa dito. Kinain ng baka. Ay, di ba may ano ka naman? Meron ka namang bakod. Nakapasok pa rin yung baka. Ganun ba? Hello! Ito si Bunso. Hindi po, yung pangalawa ko po. Pangalawa? Ano nangyari sa ulo niyan? May sugat po. Oh, bless! Kamusta kanina?
Bless. Oh, napa ano yung ulo niyan? Sugat-sugat. Oh. Ha? Nakakain po ng malansa. Nakakain ng malansa? Allergy ba? Opo. Ay, nako. Oh, pwede bang pumasok sa'yo dyan? Thank you. Saan yung dalawa kong inaanak? Tulog po. Ah, tulog? Eh, huwag mo nang gisingin. Yo, wow. Ganda ito eh. Kain na kayo. Ay, hinahawakan niya. Kita niya yung tinapay. O, dali, kunin mo yung tinapay. Dali. Kunin mo yung tinapay. Dali, kunin mo. Tinitingnan niya. Dali, dagay natin dito, ha? O, bigay mo. Mare. Yan, Maring Mary Rose. Bigyan mo ng tinapay yung mga anak mo. Tulog pa rin dalawa. Opo. O, kumain na kayo? Opo, tatapos lang po. Ha? Tatapos lang po. Tatapos lang? Opo. O, tapos natulog na yung dalawang anak mo? Opo. Ha? Opo, tulog po. Oo, andito nga. Sarap ng tulog nung dalawa. Yan, ganyan ang gusto ko, Mary Rose. Malinis. Ano, Mare? Opo. Yan ang gusto ko. Para yung mga bata naman, medyo komportable naman sila. O, diba? Sarap ng tulog nung dalawa. Mahimbing, diba? Dahil yung lugar nila, kaya-aya naman, malinis. Opo. Diba? Oh, naniwala ka na sa akin. Opo. Oh, ganun dapat, ha? Opo. Pati yung bakuran, linis-linis din pag may time, ha? Opo. Laging magwalis. Pagka-umaga, pagkagising, pagkakain ng almusal. Pagka-linis na ng bahay, ano? Opo. Bago maglaba. Nag-ano po kasi ako, kakatapos ko lang din po mag-module. Ah, nag-module ka? Bakit? Nag-aals po. Ha, nag-aals ka? Oh, very good, very good. Tapos ka ba ng elementary? Opo, high school po. Tapos ka ng elementary? Opo. So gusto mo makatapos ng high school? Opo. Kaya nagpasok ka ng TESDA. Opo. Ah, ng IELTS. Yung, anong ibig sabihin ng IELTS? Yung IELTS kasi, programa yan ng gobyerno natin, ng DepEd. Opo. May kapag ka ikaw elementary graduate, opo, gusto mong makatapos ng high school, papasok ka sa IELTS, no? Okay. Tapos mag-exam ka. Pag nakapasa ka, automatic na high school graduate ka. Pwede na po kung makakala ng mga trabaho po. O, pagka high school graduate ka, kuha ka ng vocational courses, yung 1 year o 6 months, no? Okay. Eh, pwede ka nang makahanap ng trabaho. Okay. Gusto mo mag-abroad, yung mga kursong pang-abroad sa TESDA. 1 year, 2 year course, di ba? Ayun nga po. Kaya tama ako yun. Po, ha? Kaya po ako nagpupursige mag-aral. Kaya gusto mo mag-aral. Kaya po sa kinabukasan po ng mga anak ko. Very good, very good yan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto wala ko. Wala lang po akong material na maibigay kahit yun lang po maano. Oh, very good. Yan ang gusto ko na nagpupursige. Alam mo, nakakapanghinayang yung ibang mga tinutulungan namin, no? Mga sponsors, no? Maski ako ay nanghihinayang na sila ay walang pagkukusa, walang pagpupursige, no? Okay. Eh, ikaw eh, gusto mo, habang may tumutulong sa'yo, eh, samantalahin mo na makapag-aral ka, no? Makatapos ka ng high school dyan sa IELTS, then kuha ka ng TESDA, ha? Para yung 6 months course, 1 year course na yun sa TESDA, pwede ka na maghanap buhay bago. At least, hindi ka na pupunta ng gubat araw-araw, hindi ka na pupunta ng nyugan araw-araw, sa damuhan, para manguha ng pako at iba pang gulayin, no? Bigising ng madaling araw, pupunta ng palengke at maglalako ng gulay. Maglalakad. Oh, di ba? Tama yun. Tama, plano mo yun. So, ito yung ano mo. Opo. Papasa na po yun. Papasa mamaya. Opo. Pwede bang matingnan ko? Opo. Ayan, o yun. Mary Rose. Ayun. Very good. So, ipapasa mo itong mamaya. Opo. Tapos aaprubahan. Opo. Tapos magpapasok ka na. Kukunin ano, second module ko po. Ah, ganun. Opo. Tapos dito ka na mag-aaral sa bahay. Opo, kasi sabi ko po wala pong magbabantay sa mga anak. Oh, tama yun. Wala magbabantay sa mga anak mo. So, module. Opo. No? Module. Module ang sistema ng pag-aaral. Ilang buwan yan? Ano po? 6 months po. Ha? 6 months. 6 months dito sa bahay, no? Okay. So, after nung 6 months, exam? Ano po? Hindi na po gagraduate.
Ah, mag-graduation nga pala, correct. Oo. Minod ako mag-graduate. Oo. Doon mag-graduate, then bibigyan ka na ng diploma, certificate, no? Na ikaw ay tapos ng high school. Tapos yung kukunin ko nilang, ano, kukunin ko pong kurso, yun na lang po. Ha? Yung kukunin ko pong kurso. Anong kurso gusto mo? Gusto ko nga rin pong pulis. Pulis? Ano, matagal yun. Halos ano, 4 years yun mahigit. Opo. Pero oh. Sinabi nga po nung ano sa akin, matagal po yun. Oo. Oh. Sabi ko, kahit anong... Tsaka ano, mabigat-bigat ang ano nun, bigat-bigat ang tuition fee nun, no? Computer science, tanong ko. Computer science. Matagal-tagal din. Ayaw mo ng vocational course. Dalawang taon lang daw po yun. Ganun ba? Computer. Bakit ganun ang napili mo? Bakit computer science? Ano din po, mahilig din po ako magbunting-tig sa mga ano. Ha? Magbunting-tig sa cellphone, sa computer. Oh, baka computer technician, di kaya? Hindi po siya, computer lang. Kaya... Sabi mo marunong, mahilig ka magbuti-buting-ting sa mga... apps. Ha? Mga apps po na tatanggal ng virus. Ah, mahilig kang magbuting-ting na mga app. Apps, no? Opo. So, computer science ang gusto mo? Opo. Akala ko computer technician, hindi pala. Hindi. No? Talaga, ha? Okay yun na may mga ganung pangarap. Okay yun kahit may tatlong anak ka na. Hindi hadlang yung tatlong maliliit mong anak para sa pangarap mo, no? Very good yun, okay yun. Ha? Kailangan syempre, yung mga ngarap ka, dapat eh magkaroon ng realidad sa tunay na buhay. Kaya ang magagawa mo dyan, syempre, magpursige ng magpursige. Ano? Magpursige. May bisyo ka ba? Wala. Oh, very good. Eh, tinatanong ko sa'yo kasi huwag mo nang samahan ng bisyo kung ikaw ay naninigarilyo, kung ikaw ay nag-iinom, o kaya nagsusugal, alisin mo lahat yun, no? Kasi magiging sagabal yan sa pag-unlad mo, sa iyong pagkatao, sa iyong personality, pati sa pagdadala mo ng pamilya, magiging sagabal yan sa'yo, no? Kaya huwag ka sa ganun, no? Kung ikaw ay may pangarap na makaahon sa ganitong klase ng buhay, kasama ng tatlong maliliit mong anak, kung ano man yung bisyo mo, alisin mo yun. Ano? At yung pagsusumikap mo ay i-focus mo para sa tatlong mong anak. Diba? Yun nga pong ginagawa ko ang inspiration mo, anak ko. Very good, very good. Oo, tama, tama. O, ito, sugat-sugat yung ulo. Okay. Oh, ako. Paano yan? Ano po, ginapit ako nga po sa tas, lalagyan ko kong langis. Langis na, no? Ay, yung langis po ng nyo. Pwede ba yun? Opo. Punta ka na lang sa health center, masigurado tayo, ha? Punta ka sa health center, masigurado tayo. Huwag kayong mga tsamba-tsamba na yun, ng gamot na tsamba-tsamba, no? Huwag para paniwala sa mga gamot na bigay ng mga, ano yun, albularyong kwak-kwak ba yun? Ha? Huwag, baka mamaya, instead na gumaling, mas lalong lumala, no? Punta ka sa health center, may doktor naman dun, mura naman. Wala namang bayad ang gamot dun, eh. Di ba? Ha? Opo. Okay, ay, depende lang po kung meron pong, ano, available po na gamot sa... Sa ganyan. May siya nga pala, may dala ako dito. Ito, pinabibigay sa inyo ni kumari natin, ni Mampe. O, baka nakakalimutan mo si Mampe. Hindi po. O, naniniguro lang ako at sa dami nang naitulong sa iyo ni Mampe. Opo. Bahay, lahat-lahat na, no? Opo. Napakadami. Pagpapabinyag dito sa mga anak mo, tatlong anak mo, napakadami. Kaya, huwag na huwag ninyong kalilimutan yung mga taong tumutulong sa atin, Mary Rosa. Opo. Yun nga po, lagi kong... Pagka kayo ay bago matulong, nagdarasal kayo, isama mo na yung mga taong yun na tumutulong sa atin. Yun nga po, yun. Tatandaan mo ito, Mary Rose. Mare, ha? Hindi nila tayo kaano-ano. Hindi nila tayo kilala. Hindi tayo nga kamag-anak o kadugo. Pero sila ay walang sawang tumutulong sa atin. Ibig sabihin, sila ay merong mga mabababang mga... Yung kalooban nila ay nasa pagtulong sa kapwa, no? Napakabait nila, ha? Kaya ipagdarasal natin sila, ha? Lagi natin silang ipagdarasal, huwag natin silang kakalimutan, ha? Huwag natin silang kalimutan. O, ayan, tingnan natin yan. Ito maganda to, Mary Rose. Kapag ka may mga pagkain kayo, ulam-ulam, pwedeng ilagay dyan para hindi mapakialaman ng pusa. Ng daga, ng ipis, ano? Tingnan natin. Ilang piraso yan? Ilang piraso ba yan? Anim? Lima. Ha? Lima. Limang piraso. O, diba? Nilalagyan ka na. O, dito, ha?
Oh. Pwede rin ito kapag ka may nag may ano ka limbawa nagtinda-tinda ka ng ulam, oh, di ba? Opo. Oh. Ganyan, ano? Pag nagtinda-tinda ka ng ulam, magagamit mo 'yan. Di ba? Kung ikaw ay magtitinda ng ulam, anong luto ang ititinda mo? Ano po? Ano po dito ay gulay. Gulay? Anong gulay? Pakbet po. Oh, marunong ka nun? Opo. Talaga? Bukod sa pakbet, ano pa? Ano po? Kare-kare. Talaga? Marunong ka ng kare-kare? Opo, marunong po. Dati po kasi yun po ang trabaho ko dati. Ha? Dati po nung dalaga po, luluto po ako sa bahay. Kasambahay po. Ah, kasambahay ka dati nung dalaga ka pa? Opo. Oh, so doon ka talaga natuto. Ilan taong kang kasambahay bago ka nagkaanak? Ano po? Apat. Apat na taon? Ano? Ikaw ang nagluluto doon sa amo ninyo? Opo. Sa amo mo? Opo. Oh, talaga ha? So may alam ka sa pagluto? Opo. So tama pala yung sabi mo sa akin na tinanong kita noon kung anong hanap buhay ang gusto mo. Ang sabi mo eh, gusto mong magluto ng ulam, ilalako mo. Opo. Ganon? Opo. Hanggang ngayon gusto mo pa rin yun? Ano ko na lang po, magtitinda na lang po ko ng mga gulay-gulay. Gulay-gulay, pero mahirap mabenta yun eh, no? Ayaw mo ng ulam. Kasi doon ka marunong eh, sabi mo. Pwede rin po, mga ulam. O, tapos ilalagay mo dyan, di ba? Limang klaseng ulam, marami na yun sa tanghali, di ba? Sa hapon naman, eh, merienda. Ano ba yung mga merienda na uso rito? Ano maruya. Po? Maduya. Mm-mm. Tapos po, hot cake. Mm-hmm. O, mga ganun, di ba? O, panghapon yun. Opo. So at least meron kang hanap buhay. Opo. Di ba? Yun ang the best siguro. Tapos nag-aals ka. Nag-aaral ka sa aals. Opo. Pag nakatapos ka ng high school, kuha ka sa TESDA. Di ba? Ng kurso. O. Tapos plano mo bang mag-abroad? Maliban sa plano mo maging pulis? Hindi na. Ha? Hindi po. Hindi mo plano mag-abroad? Hindi mo kayang iwan ng mga bata? Wala din po mag-aalaga. Ha? Wala din po mag-aalaga. Wala mag-aalaga. So, anong plano mo? Dito lang po sa... Dito lang. Dito so, lang. Gusto mo nga computer technician? Okay. Technician? Hindi po. Computer ano? Okay. Science. Computer science ang gusto mo. Okay. Talaga ha? May ganun ha? Ganun talaga. At kaya pagprosigihin natin para matupad natin yung pangarap natin, ano? Okay. Para sa pamilya mo. May bigas kayo? Nagbili bili po ka? Naubusan po kami. Di ba ubos na yung bigas niyo? Opo. Ubos na? Kahapon lang po naubos. Kahapon lang? Opo. Okay. Ang ulam ninyo? Nag-ulam lang po kami ng hotdog. Ha? Hotdog po. Oh, hotdog na ulam niyo. Opo. Dati ang ulam niyo dati asin, tuyo, no? Wala lang po kami. Ha? Paano yung... Kaling. Ako natutuwa sa iyo, Rose. Mary Rose kasi. Nung makilala ko kayong mag-iina, ang hawak ng mga kumakain kayo, ang hawak nitong mga anak mo, kamote. Opo. Nilagang kamote, nilagang saging. Tapos sinasaw-saw dun sa asin, kaya dun sa tuyo, sa asukal. Pero ngayon may kanin na kayo sa kaldero. Hindi na saging, ano? Hindi na kanin na, ang nasa kaldero. Pagkatapos sabi mo, hotdog na ang ulam. Opo. Hindi na tuyo, di ba? Oh, very good. Oo, hindi na. Very good, John, no? Kaya lagi ka magpursige. Magdasal lang magdasal. Tsaka sabayan mo ng pagkilos. Tama yung ginagawa mo ngayon, ano? Okay. Tama yung ginagawa mo. Magdasal, kumilos, kasi nakasabihan nga tayo, Mare, Mary Rose, na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, no? Para kaawaan tayo, siyempre, kailangan natin kumilos. Alam nga namang maghapon tayo nakaupo, maghapon tayo nakatunganga, tapos magdarasal tayo, maghihingi tayo kay Lord ng biyaya, o di ba? Walang ganon, ano? Walang ganon. Dapat may kilos. Dapat may kilos, very good. O yan ha. So at least, natutuwa ako sa iyo, kasi... Nag-aaral ka pala, no? Gusto mo makatapos ng high school para mabago ang buhay ninyong mag-iina, ha? Okay. Oh, tulog pa yung dalawa, oh. Sarap ng tulog nila. Bukas, kapag ka maganda ang panahon tulad ngayon, ang sabi ni Mark, bibili na siya ng materyales at gagawin na niya yung papag ninyo. Okay. Yung papag ninyo, yung sabi mo, mababa lang. Okay. Para kahit mahulog yung mga anak mo sa papag, hindi mababali, ano? Okay. So, baka bukas, simulan na yung paggawa ng papag ninyo, ha? Bigay naman sa atin yun ni Ma'am Berna.
Bear naman dukduk, no? Yung papag na yun. Ayun, maraming eh. Maraming salamat po, Ma'am Peter and Ma'am Berna po. Ayan. Maraming salamat po. Oo. Kapos mo na tumutulong sa atin, no? Maraming salamat na... po sa lahat ng tumutulong po sa atin. Kay Ma, kay Lord, check up po kayo. Ayan. Kay Kuya Efren, Kuya Mark. Kami, kami, kahit huwag nyo na kaming pasalamatan, kami lang naman eh, ginamit na instrumento ni Lord para ang mga tulong galing sa kanila makarating dito sa inyo. Ang unang-unang mapapasalamatan, Mary Rose. Nasa taas. Pangalawa, yung mga taong hindi naman natin kaano-ano pero walang tigil sa pagtulong sa atin. Yung mga katuwang natin sa abroad, no? Yung mga KSP abroad natin. Kami, eh, ginamit lang na instrumento, no? Ginamit lang kaming tulay para yung mga biyaya, tulong para sa inyo makarating. Ano? Okay, ha? Lagi kayo mag-iingat.